Isa. O yan, edi nagmukha kang tao. Man naman, ayoko sabi magsimba eh. Ano naman gagawin mo rito sa bahay? May iwan ako rito kasama si Tio Simon. Ah, ang etistang yon. Basta may iwan po ako, makipagkwentuhan na lamang ako kay Tio Simon. Makikipagkwentuhan ka? At anong kwento? Tungkol sa kapalastanganan sa banal na ngalan ng Panginoon? Hindi, Mama. Maganda ang kinikwento ni Tio Simon sa akin. Tama nga! Tama na sabi! Bago pa ako magalit ng tuluyan, ayokong marap sa Panginoon na may sama ng loob. Pero... Tama na sabi! Sino yan? Aari bang pumasok? Parang may nire-reklamo si Boy. Ayoko magsimba, Tio Simon. May iwan ako rito sa'yo. Ayoko sumama kay Mama. Iyon ang nire-reklamo ng pamangkin mo, Kuya. Ayaw magsimba. Kailangan mo magsimba, Boy. Kung gusto nyo, sumama ko. Kintay lang kayo, bibis pa ako. Liligo pa ako. Sisimba tayo. Nakakapagtaka. Ano kaya yung nakain ng amayin mong iyon? Kung sasama po si Tio, sasama rin ako. Ayun. Kaya ka lang sasama ay dahil sasama yung amayin. Pero, mabuti nga yun. Dahil hindi lamang ikaw yung maaakakay ko sa wastong landas, kundi ang kapatid na iyon, ng iyong ama na isa ring. Namatay siya. Hindi lamang nagpakaisus. Kasi matigas ang kalooban niya sa pagtalikod sa simbahan. Pareha silang magkapatid. Sila ng iyong amain. Sana'y magbalik loob siya sa Diyos upang makatulong siya sa pagliligtas sa kaluluwa ng kanyang kapatid na sumakabalang buhay na. Iba yung talaga yung tumatanda ngayon. Madaling mangawit, madaling mapagod, mahinang katawan, at... Bakit napilay po kayo, Tio Simon? Totoo bang sabi ni Mama na iyay parusa ng Diyos? Sinabi ng mama mo yan? Oo raw eh, hindi kayo nagsisimba. Hindi raw kasi kayo naniniwala sa Diyos. Di totoo yun, Boy. Naniniwala ako sa Diyos. Pero yun ang sabi ni Mama. Hindi raw kasi kayo nagsisimba. Ba't nga ba hindi kayo nagsisimba? May mga bagay kasi na mahirap ipaliwanag. May mga bagay na hindi mo maipaalam sa iba sa pamamagitan ng salita. Ang mga bagay na ito ay malalaman lamang sa sariling karanasan, sa sariling pagkamulat. Ngunit kung ano man itong bagay na ito, Boy, ay isang tiyak. Malaki yung pananalig ko kay Bathala. Kaya ka sasama sa amin ngayon, Tio Simon? Oo, Boy. Sa akin, ang simbahan ay hindi masamang bagay. Kaya huwag mo tatanggihan ang pagsama sa iyong mama. Nangyari na sa akin yon at hindi ako naging maligaya. Ano ang nangyari, Tio Simon? Dahil sa kapansanan kong ito ng aking paa, natutunan ko ang tumalikod hindi lamang sa simbahan kundi sa Diyos. Nabasa ko ang The Human Bandage ni Mogham at ako'y nanalig sa pilosopiyang pinanaligan ng kanyang tauhan doon. Ngunit wala akong naramdamang kasiyahan. Lalo ako naging bugnutin, gagalitin. Dahil doon, walang natuwang tao sa akin. Nawalan ako ng mga kaibigan hanggang sa mapag-isa ako. Hanggang sa isang araw ay nangyari sa akin ang isang sakunang napagmulat sa aking paningin. Ano iyon, Tio Simon? Ito ay malika ng isang bata na sagasaan ng truck. Patawid siya noon sa kanyang pagtakbo ay nailaglag niya ito. Binalikan niya ngunit kasabay noon ang pagdaan ng truck at siya ay nagsagasaan. Nadurog ng kanyang binti. Namatay ang bata. Nakikita ng dalawa kong mata. Ako ay naglalakad sa malapit.
Linapitan ko ang bata. Ako ang unang lumapit kaya nakuha ko ang manikang ito at noy hawak niya sa mga lipit. Natila ba ayaw bitawan kahit sa kamatayan? Ano pang nangyari, Tio Simon? Kinuha ko nga ang manika at doon naganap ang pagbabago sa aking sarili. Dahil nang yung makuha ko upang damputin ang manikan ay nakita ko ay isang tahimik at nagtitiwalang ngiti sa bibig ng patay na bata sa kabila na pagkadurog ng kanyang mga buto. Ngiting tila ba nananalig na siya ay walang kamatayan. Mula noon, ako'y nag-isip na. Hindi ko na makakalimutan ang pangyayaring iyon. Inuwi ko ang manika at inangatan. Hindi nihiwalay sa aking katawan bilang tagapag-alalang lagi sa akin na matibay at mataos sa pananalig sa isang bagay habang sa oras sa kamatayan ay nakingiti pa. At aking tinandaan sa isip, kailangan ng isang taong pananalig, kahit ang pananalig ng sa anong bagay, lalo mabuti kung mananalig kay Batala. Kung may panimbulanan siya sa mga sandali ng kalungkutan, ng sakuna, ng mga kasiwian, upang may makapitan siya kung siya'y ginugupo na mga kinakahit sa buhay.